Yeah, no. All right, mga boss. Meron tayo ditong Honda Click 125. So, pre-maintenance na mga boss. Napaklas ko na yung injector. Tatanggalin ko na lang yung throttle body. Pre-maintenance, FI cleaning, throttle body cleaning, ECU reset, and CVT cleaning. Ayan mga boss. 38,740 kilometers odometer. So, si sir yung ating napili. Nabigyan ng pre-maintenance. From Calamba, Laguna. So ayan, binabaklas ni Ben yung CVT. Mamaya ayusin din namin. So ayan, siya yan mga boss, si John Liron Rada. So lagi siyang may mga share, tapos nagko-comment sa ating mga posts. No? Diyan po ako nagbabase mga boss. Tinitingnan ko rin yung kanyang profile. Tinitingnan ko yung profile kung talagang lihiti mo na follower natin. So nakita ko naman, meron siyang mga ilan na shiner. Kaya siya po yung atin napili. So maraming salamat po sir sa suporta sa aming munting shop. So ito yung kanyang fuel injector. Bababad na natin sa mahiwagang ultrasonic cleaner natin. Ilublub na natin yan. Iyon. Yeah, hintayin na lang natin. 5 minutes lang naman niya. Ito naman mga boss yung kanyang CVT. Pre-cleaning din to. Kasama to sa ano, sa pre-maintenance natin. Kaya lang nakita ko, medyo marami ng problema yung kanyang panggilid mga boss. Unang-una, yung kanyang bell. Medyo hukay-hukay na. Ayan, pag kinapa talagang ukit-ukit na. Tapos yung muka, yung face ng kanyang pulley, malalim na. Ayan, pati yung kanyang drive face, kitang-kita naman. Kanal na mga boss. So, ang gagawin natin dito, i-re-angle natin no, para bumalik yung dating degree. Stock degree pa rin ang gagawin natin at i-re-regroup natin yung bell. So, ayan, sasalang natin yan sa ating munting makina para bumalik ang dating alindog ng kanyang motor, mga boss. So, yun lang naman. Tapos yung lining niya, medyo manipis na din. So, pinapapalitan na rin ni sir sa atin para isang baklasa na lang. Medyo may budget naman si sir. Tapos ito naman yung kanyang throttle body. Nalinis na natin yung intake manifold at throttle body. Nalinis na yan. So, bubuuin ko na to. Tapos, gagawin ko na yung kanyang CVT set. So, ayun mga boss, na-regroup na natin yan. Na-repaste na natin yan. So yan, makikita nyo, wala na siyang kanal. Pantay na po yan, mga sir. So, babalik na. So, magandang takbo ulit yung motor ni Bossing. Kabit na natin yan. So, dito nga pala ako naggagawa, araw-araw. Ayan, napakadumi, makalat. Ganito po talaga ang buhay may shop. Magulo, makalat, madumi. So yan mga boss, naisip na natin yung CVT. Naibalik na rin natin. So ngayon, testingin na natin. I-reset muna natin ang kanyang ECU. Pasok lang tayo. Honda. Tapos, click. Yung. Sumobra. So, i-reset muna natin. Exit muna tayo. So, meron siyang fault code injector kasi kanina inon ko na nakabunot yung socket. Tapos isang enlisted na 81. So, i-delete muna natin. Reset muna natin yan. Tignan natin kung babalik pa rin. Cleaning. So, ito po yung aking diagnostic tool na napakatagal na. Since 2016, gamit ko na po ito. Itong Dr. API Hybrid. Hindi na rin po ito na-update. Wala siyang update. Hindi kagaya ng mga bagong API. Yun o. One click. So, itutono natin ito. Paiinitin natin. Babalik natin sa standard parameters lahat.
Painitin muna natin, mga boss. So, yun, oh. So, okay na po. Naitono na natin ng maayos. Ayan. Bubuin na lang natin. Tapos na to. So, ito pa yung iba natin gawa. Contact link, orange din. Ayun si Seth, pauwi na. Maraming salamat po. Ayan, regroup bell. Kasi ito nga pala, no? Medyo nagpondo tayo ng mga bell. Ayan, meron tayong brand new, dalawang M3. Merong Honda Click, Aerox NMAX, B1, B2. May mga pulley set din tayong brand new, no? Maraming salamat po. Ride safe and God bless.